Gandang spin moves ni kabayan Jordan Clarkson habang hinilo pa ni JC ang depensa ni Jalen Bronson. Utah Jazz laban sa koponan ni Derrick Rose na New York Knicks. Sa laban na ito ay makakaharap ng Utah Jazz ang New York Knicks na nasa 10th pwesto ngayon sa Eastern Conference. Habang bagsak naman sa 3rd pwesto ang Utah matapos ang hindi naging magandang road game sa mga nagdaang laban nila na kung saan ay nakalasap sila ng 2 magkasunod na pagkatalo. At sa laban na ito ay susubukang makabawi ng Utah. So starting opening frame mga Lodi, hindi naging maganda ang naging flow ng opensa para sa 2 koponan. At naging maalat din sa opensa si Jordan Clarkson na hindi nga nakagawa ng kahit isang field goals si kabayan. Under 4 minutes nang nakuha na ng both teams ang kanilang riden. Habang nag-init naman kaagad ang second unit ng Utah Jazz na gumawa kaagad ng 15 points sa pangunguna ni Malik Beasley na nakapagtala na ng 5 points. Sinundan naman ng tig 3 points ni Colin Sexton at Fontecchio. Habang sa Knicks naman, ang kanilang naging leading scorer ay si Julius Randle na mayroon ng 6 points. End of first quarter, 27-23. At lamang ng 4 points ang Utah. Second quarter, gandang panimula para sa New York Knicks. 8-0 run kaagad ang nasimulan ng team. Gandang setup play ni Jalen Bronson para sa easy dunk ni Jericho Sims. Habang nasundan pa yan ng halyop dunk. Under 6 minutes, gandang spin moves naman ang ginawa ni kabayan. Habang hinilo pa ang opensa sa kanya ni Jalen Bronson. At sa pagkakataong ito ay umiinit na ang malamig na opensa ni JC nung first quarter. At gumawa pa ng isang 3-pointer si Clarkson. At dito ay nagkaroon ng momentum ang Jazz dahil sa back-to-back dunk na ginawa ni Kelly Olynyk. Para sa Utah Jazz, pero hindi nga pumayag ang New York Knicks na gumawa din ng back-to-back 3-pointer. At ang isa dyan ay mula sa binitawang buzzer 3-pointer ni Jalen Bronson. End of first half, 61-58. At lamang ng 3 points ang Knicks. Entering of third quarter, mainit na 3-pointer kaagad ang binitawan ni kabayan. Habang sinundan naman ng isa pang corner 3-pointer ni Malik Beasley. At pinatikim pa ng butata ni Lauri Markkanen si Julius Randle mga Lodi. At ang isa pa sa bumuhay ng opensa ng Utah Jazz mga Lodi ay ang back-to-back dunk na ginawa ni Walker Kessler. Pero sa quarter na ito, ang nagdala para sa opensa ng Utah ay itong si Malik Beasley mga Lodi na gumawa ng 9 points. End of third quarter, 85-83. At sa pagkakataong ito ay lamang na ulit ng 2 points ang Utah. Fourth and final quarter, dito ay pumukpok na ang New York Knicks sa kanilang opensa na kung saan ay gumawa sila ng 16-4 run. Dahilan para makuha na nila ang 10 points lead kontra sa home team. Dahil si kabayan Jordan Clarkson ay tila inaalat sa kanyang shooting na kung saan ay sablay nga ang 2-3-pointer attempt na binitawan nito. Habang na double team pa si kabayan at another turnover pa ang naitala ni Clarkson. Pero under 2 minutes nang sinubukang bumitaw ulit ni JC ng 3-pointer at naipasok naman ito ni kabayan. At dahil sa 3 na binitawan ni Clarkson ay naibaba pa nila sa single digits ang kalamangan ng Knicks 111-103. Subalit sadyang hindi na pumayag ang Knicks na makatabla pa sa kanila ang home team. Last 39 seconds ay gumawa pa ng isang driving dunk si Jordan Clarkson. Pero hindi na nga rin ito naging sapat para makahabol sa kalamangan ng New York Knicks. At sa uli ay hindi na nakaahon ang Jazz. At nakuha na ng Knicks ang panalo. Final score 118-111. At Jalen Bronson nakapagtala ng 25 points, 3 rebounds at 8 assists. Para pangunahan nito ang Knicks. Habang sinundan naman ng 19 points ni Reddish. At Utah Jazz pinangunahan ni Kelly Olynyk na nakapagtala ng 27 points at 15 points naman ang kay Jordan Clarkson. At para po sa inyong mga opinion ay magkomento lamang po kayo sa ating comment section. At pakiclick na rin po ang notification bell at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-follow ang aking official Facebook page.